Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Okay, dito tayo. Saan na ba tayo? Eto. Eto yung kay Tulpo versus Duterte na ba? Na ba? May survey na. Eto ha. Panorin natin si Ube. Si Ube, si Boy, ano? Si Boy 8 Minutes. Eto, panorin natin si Boy 8 Minutes kung ano ang kanyang, kanya na naman ka-fake news na nireport. Ayan. May pag-uusapan na naman yung mga followers ng magkabilang kampo. Dumalayo pa po yung 2028 presidential election, pero yun naman talaga ang tama na election dahil yan ang sinasabi ng ating salikang batas, presidential election at vice presidential ay sa 2028. Pero initially, meron pong nag-survey na ginawa nitong nakaraang buwan, March 6 to 10. So sabi niya rito, may mapag-uusapan na naman daw ang kabilang mga panig. Panig ng Duterte at Marcos. So si Abe, saan bang panig to? Di ba sa Marcos siya? Bobo rin, ano? Pinaringgan niya yung sarili niya. Yung pag-uusapan na, eto na, pinag-uusapan mo na. Pinag-uusapan mo na. Tinapik mo na nga eh. Alam niyo yung survey na yan. Eh nung nakaraang nung panahon ng eleksyon ni BP Sara to Vice President, 'di ba? Laging laglag yung rate ang survey niya noon. Ang nangingibabaw si Lenny Robredo. Sir Lenny Robredo. Siya yung nangingibabaw sa mga survey doon, pero ano nangyari, 'di ba? Sana 31 million ang bumoto. Yan! So dito, ang galing din itong mga vlogger na to, no? Nung nakaraan, si Biko Soto yung dinidikit nyo sa issue ni Duterte. Ngayon, si Tulpo naman. Sana, uhaw na kayo sa views, ha? Hoy, makontento ko ngayon kung ano yung revenue or walang yan. May revenue na nga kayo sa YouTube nyo. May mga palipad pa siguro kayo. May mga sponsor pa kayo na nakukuha. Tapos may monthly allowance pa kayo na galing sa tax ng bayan. Ay, 32 million kay BP Sara. Oh, hindi ko na kasi natanda. Sorry. Kay 31 pala dun kay Hapon, kay Kuting. Sana hindi pa kayo nakakontento. Ngayon si Tulpo naman yung dinikit nyo. Gravity. Malulupit nyo ah. Uhaw na uhaw kayo sa bis nyo ah. Ha? Uhaw na uhaw ah. Hanggang March 10, ang survey na ginawa. Ma'am Tricia, shoutout. Asiata ito. Magandang gabi, Asiata, Boss Jay. GTV, shoutout. Salamat po. Umusad or bahagyang umangat si Rapi Tulpo, Senador Tulpo, kumpara kay Vice President Duterte. Sara Duterte. So, sigurado, itatanggapin niya ng mga maka Duterte. Kahit dito, agad-agad dyan, sigurado may mag-comment na ka... Oh, andito na ako. 6 hours sa gumutong ni, binlog. Oh, nandito na agad ako. Ano na ba yung sasabihin ko? Ano ba yung sasabihin ko? Oh, ayun, yung about sa survey. Alam mo, kayo lang nagsasabi na magiging big deal. Pero sa amin, hindi naman big deal yan. Hindi big deal yan. Kahit malamangan pa ng dihamak na survey yung si BP Sara ni kahit sinong politiko dyan. Alam naman namin sa darating na 2028, puto na, BP Sara pa rin mananalo. Oo, kahit na si... Kahit na yan si Franz Castro, si Risa, malamangan niya ng survey. Survey yan si BP Sara. Wala kaming pakialam dyan.
Ma'am Gina Ray, yan from Germany pala si Ma'am Gina. Diba mga ka-DDS, big deal ba sa atin yun? Hindi big deal sa atin yung survey na yan. Kasi alam natin, kapag nag-survey, una-una na malamang si BP Sara, sa atin naman, wala masyado, ay, konti lang naman, survey lang naman, ganun lang naman iniisipin natin eh. Pero kapag sila, pag sila yung nalamangan, ay, bihalatang binayaran. Binayaran po ang pag-survey, dinaya. Diba? Kadalasan nating naririnig sa kanila yun. Binayaran ang survey ni BP Sara, dinaya daw. Minanipula, 'di ba? Yung nakaraang live natin nung lumamang sa survey si BP Sara, ang taas ng survey sa kanya sa pagiging talagang ano bang klaseng survey 'yon, yung naka-ilolo top. Natandaan niyo 'yon? Matagal, medyo matagal-tagal na rin na ni-live ko 'yon. Yung kay Lolo Top na kay Shudo, dinaya daw din BP Sara, minanipula daw. So ibig sabihin, Mike Abe, kung lamang ngayon si Duterte, ibig sabihin minanipula din ni Duterte yan. Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo ang hindi tumatanggap. Kami sport kami dito ng mga Duterte supporters. Pinagtatawanan lang namin yung mga sinasabi nyo na hindi namin tanggap yung survey na yun. Hindi kami kasing tanga nyo, ha? Tulpo ka. Ganyan mga yan eh. Pag may nabanggit na ibang pangalan, sasabihin ikaw ay makatulpo, ikaw ay makaduterte, gano'ng kaagad. Eh, bahala kayo. Ito naman, binabalita ko lang. Doon sa survey, maliit na porsyento lang, pero umangat ng 1% si Tulpo. Kasi 35%. 35 si Tulpo, 34 si Sara. Okay, ano ang ibig sabihin niyan? Di ba? Akala ko ba nagbabalita ka lang? Eh bakit ka nagtatanong kung ano ibig sabihin niyan? Ano yan? Para isipin ng mga tao na ano? Na panalo na si Tulpo, talo na si Duterte, ganun? Panalo si Tulpo, talo na si Duterte. Saka anong tinatanong mong ibig sabihin? Anong ibig sabihin yan? Akala ko ba nagre-report ka? Bakit may patama ka ng konti? Gano'n mo, ang bobo mo? Sabi niya, ano ibig sabihin yan? Aba, sa amin walang ibig sabihin yan. Sports kami dito. Saka hindi kami nasasaktan sa mga survey na yan. Oo. Tsaka kung ito yan, kagaya nga na sinabi ko kanina, kapag mataas ang survey ni BP Sara, sasabihin nila minanipula daw ni BP Sara yung survey, dinaya daw. Pero kapag bumaba si BP Sara sa survey, sasabihin nila matatalo na si BP Sara or ayaw na ng tao sa mga Duterte. Layo, no? Kung pagtutok sa politika, ang ibig sabihin nito, itong dalawang ito ang pwedeng magkarera talaga sa 2028 election. Kung hindi mag... Hoy, may kabe, ba't mo nilalaglag yung boss mo? Hoy, may kabe, ba't mo nilalaglag yung boss mo? Okay. Kasi ramdam nyo na rin no? Eh, akala ko ba si Romualdez ang magiging katapat ni BP Sara? Eh, bakit parang si Tulpo ang pinopromote mo ngayon? ako wala naman akong ano kay Tulpo, ha, mga ka-DDS. Ha. Kasi tayo dito, nakapokus lang po tayo sa pag-depend sa ating mahal na mga Duterte. No? Doon lang tayo nakapokus. Kung ano yung mga fake news sa nalaban sa mga Duterte, yun yung sinusupalpal natin dito. Ngayon, yung abot kay Tulpo nin, wala po akong masasabi dyan, wala po akong, hindi po ako, yung katulad ng ibang vlogger na parang yung sasabi ng bobo, gito, ganyan, hindi ako ganun, ha? Ayoko nang, wala akong masasabi dyan kay Tulpo. Ngayon, eto yan, Mike Abe, ba't parang nilalaglag mo yung mga amo mo? Una-una ang napipitik or ang napupulsuhan ng mga boss mo ay si Risa, si Retamba. Oo. Eh bakit parang nilaglag mo ata? Parang gusto mo na ata ngayon kay Tulpo.
ha, may kabe. Huwag mo sabihin na magiging pag natalo ng mga Duterte yung tawag dito, yung sila Tamba, lilipat ka na sa tulpo. Alalahanin mo, ito bago mangyari yan, alalahanin mo, Mike Abe. Sinabihan mo, marami kasi sinabi kay Tarapi Tulpo na kung ano-ano. Keso ganito, keso ganyan. Ha? Oo, kasi babigla ka na namang gumanon dun, ha? Sabi ni Papa, ano nagawa ni Rapi Tulpo sa Pilipinas? Ewan ko po. Ako, kung ako tatanungin, nagawa ni Rapi Tulpo sa Pilipinas, mag-away sila ni Bato. Oy, may ano, yan, sabi ni Papa, Mike Abe, baka naman, pag si BP Sara nang nakaupo, doon ka na naman. Kaya nga, ngayon pa lang, tinuturuan na namin kayo. No, kayong mga sumusuporta sa amin ng mga DDS vlogger. Na pag dumating yung araw na itong si BP Sara ay makaupo na to sa ating gobyerno at siya yung maging presidente, no? At kung sino man sa mga Duterte ang maging presidente. Hoy Sir Jake, shoutout Sir Jake. Na kung sino man ang sa mga Duterte ang maging presidente ay yung mga vlogger na katulad nito nila Mike Abe. Huwag niyo pong susuportahan. Huwag niyo nga hayaan na biglang lumipat siyang mga yan. Dahil yan ang magiging pinakamortal kung magiging kalaban yung mga yan. Araw-arawin ko yan mga yan. O saka, di kasi mangyayari yan yung mga vlogger ngayon. Yung mga vlogger na bumabalahura sa mga Duterte. Pag nanalo ang Duterte, lilipat yan. Pustahan tayo. Oh, lilipat yan. Ay, syempre, wala na silang views dun eh. Wala na silang views. Wala nga naman pasahurin pa rin sila ng pasahurin. O, pag-awayin ng mga Urig at Betka sa programa niya. Pinagkakitaan ni Rapi Tulpo ang mga kawawang Pilipinos para mag-millionaire na ako po. Basta dyan, no comment muna ako dyan. No? Okay, about dyan sa sinabi ni Mami Rena Bayero. So, doon tayo ulit. No? Kaya kayo, magising po kayo ha. Mga DDS, mga supporters ni Tatay Digong. So, masyado, ano nyo po, alam ko naman po na hindi kayo mga tanga-tangang mga supporters katulad ng mga tansuan. Yung mga dugyot tansu supporters, no? Ng gobyerno. Alam ko, hindi po kayo ganun. Marunong kayong kumilatis. No? Isipin nyo pong maigi, kilatisin nyo po yung mga vlogger na yan. Huwag nyo silang pagbibigyan na pagdating ng araw na kapag manalo ang mga Duterte at sila na ulit ang maiupo or may halal, no, sa ating gobyerno, sila ang maging presidente na ng Pilipinas, huwag nyo pong susuportahan yung mga vlogger na biglang magsisitalunan. Napakadaming vlogger po ng DDS na halos napakasusolid. At syempre, lalong-lalo na ang mga Banateros Brothers. Ngayon, kaya ako to sinasabi kasi mangyayari to na balang araw na kapag nanalo na ang mga Duterte, katulad lang nito ni Mike Ube, nilipat to. Pustahan tayo dyan. Nilipat yan. Biglang-biglang sisegue ng konti yan. Sige, Bara, kunin mo ang video ng, ano to, barko na tanim, gera sa ating bansa. Ano pong paano ko pumukuha yun? May shoutout sa mga bagong pasok. Tandaan nyo po yung sinabi ko, yung etong mga tulonggis na vlogger na to, balang araw lilipat to sa community ng mga Duterte. Tandaan nyo yan. Itaga nyo yan sa bato. Gagawin at gagawin nila, katulad ng mga kasamahan ko dati, no, na tinatarantado na nila ngayon, yung Duterte. O, pustahan tayo. Pag nanalo ang Duterte, balik ulit yan. Balik yan, posibleng hindi. Kilalang kilala ko yung mga yun, pero the views din yun. Pag wala kang views, nga ka dun. Hindi ka susuportahan ng mga yun. Yan, katulad ni Mike Abe. O, katulad lang ni Mike Abe.
Kaya yung ano eh, kaya yung mga vlogger sa kabila, mapapansin mo, walang mga, alam mo yung wala kang matututunan sa mga pinagsasabi nila. Kasi nga, napipilitan lang sila sa kadahilanan ng pera. Hindi katulad ng mga DDS vlogger ng Banateros, eh talagang solid yung makukuha mong aral sa mga video, sa mga live nila. Kasi nga, galing dito eh, galing sa puso, galing sa isip yung isinasalaysay nila na impormasyon sa inyo. Ako hindi ko pinagmamalaki, hindi ko binubuhat bangko ko na marami kayo natututunan sa akin ha. Pero alam ko na nai-entertain ko kayo. Yun lang yung pinangahawakan ko na alam ko kahit papaano napapasaya ko sila. O dahil sa totoo naman eh, mas magagaling po yung mga ibang DDS vlogger kaysa sa akin. Mas magagaling ang mga Banateros kaysa sa akin. Mas magagaling ang mga Duterte vlogger kaysa sa akin. Mas talagang naikukwento nila or naidideliver nila yung mga dapat yung naidideliver nila ng maayos yung kanilang mensahe para sa inyo. Pero yun ang tatandaan nyo. Wag na wag po kayong susuporta sa mga vlogger na binalahura yung mga Duterte dati. Marami, alam nyo, napakadaming mga vlogger na peke, sa totoo lang. Na nandyan lang yan pag mataas ang views mo. Pero kapag wala ng views, wala nang mapakinabangan, lalayas yan, nilipat yan sa ibang community. Katulad ako, diba? Yan, palagi nitong binabatot nitong mga hayop na to. Na kaming mga DDS vlogger ay kaya lang naman daw mga bayaran daw at per the views, ganun. Una-una kung per the views, kayo na mismo nagde-declare na mataas yung views sa inyo. No, marami kayo supporters, may 31 million nga kayo, 'di ba? Sabi niyo. Ba't kami nandito? Ba't ako nandito? Na nagtitiis ako sa maliit na views. Eh di dapat nandun ako sa inyo eh, malaki pala views sa inyo eh. Diba? Dapat nandun ako. Kasi laki ng views sa inyo. Kung compare the views ako ha. Pero hindi. Talagang mas pinili ko itong community ng Duterte. Kasi dito ako masaya. Tsaka dito yung ano ko eh. Dito yung ano. Tag dito nabubuhayan lalo ako dito. Tsaka dito yung ano ko. Dito yung gusto ko. Ito yung gusto kong suportahan. Tignan nyo yung kayo. Na mga Tansu vlogger. Walang laman mga vlog nyo. Eh paano ba naman eh, hindi kahit na yung iba nga dyan, alam ko solid Duterte yan. Alam ko hanggang ngayon proud pa rin isa mga Duterte yan, pero binabali nila yung kasi nga dahil sa pera. Katulad nito ni Mike Abe. Ito naman ang ano naman dito kay Mike Abe dahil nga may alitan sila ni Kibuloy. So si Kibuloy is malapit sa Duterte. Kaya ang ginagawa niyo ay lahat na lang ng bagay o mga issue na nangyari dito sa Pilipinas, idinadawit ni Mike Abe ang Duterte at si Kibuloy. Biro niyo, saan niyo nakita? Issue ng West Philippine Sea, pati si Kibuloy sinama. Sipin niyo ba igi yun? Ano kinalaman ni Pastor Apollo Kibuloy sa ano? Sa issue ng West Philippine Sea? Naging presidente ba si Pastor Apollo Kibuloy ng Pilipinas dati na hindi natin alam? Diba? Isang malaking kabubuhan ho yun. Tuloy na natin to. Nakangalay na to. Nakanganga na. Babago. Ang galaw. At kasi sa ngayon, wala naman tayong nadinig pa na ibang pangalan na pwedeng masama. Maliban kay dating Vice President Lenny Robredo na pangatlo sa survey. Okay? Pero maliban doon, wala pa rin eh. Well, parehong may followers yan. Si Tulpo, alam mo naman natin, may sariling followers yan dahil malakas siya sa social media. Si Vice President, dahil anak kaya ng dating Pangulo. Kaya lang, napaka-controversial po ng mga Duterte. Eh dati, laging number one sa survey si Sara. Pero ngayon, naungusan ng 1% ni Duterte. Maliit lang ito, pero anong ibig sabihin niya niyan sa tingin mo? May epekto na ba? Naapektuhan na ba si Sara Duterte dun sa mga nangyayari sa kanilang pamilya or kanilang ginagawa? So, tignan niyo, yung style nito, hinihimok niya na naman yung tao na magkaroon ng kaisipan na kaya bumaba yung sorbi ni BP Sara kasi
ano, kasi maraming issue sa kanila. Sabi, tapos sabi niya, ito po ah, nagre-report lang po ako, sabi niya. Anong report yan? Anong klaseng report yan, Mike Abe? Report na ba sa'yo yan? Hindi ganyan mag-report, hindi ganyan maghatid ng balita. Bopuls ka talaga. Tungkol sa ating kasalukuyang pamahalaan, ay lumabas pa ng picture na di umano'y nakasama sa isang okasyon si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at ang mag-asawang tulpo na inaangguluhan na parang malapit na. By the way, nung nakaraang eleksyon... Ah, so ganito. Ah, kasi... Ah, okay. Ano ko na? Gets ko na yung pina-ano. Ah, gets ko na yung niluluto nilang panibagong issue ngayon. Gets ko na. Kasi nung isang araw, may napanood akong vlogger na about nung sa picture ni Senator Rapi Tulpo tsaka asawa ni Senator Rapi Tulpo. No? Tapos si Madam Lisa tsaka si BBM. No? So doon, nang sabi doon ng vlogger na yun ay eto na ba ang simula or eto na ba ang magiging panibaano? ang tatakbo kasi wala talagang makuwang manok ang ano eh ang mga Dilawan tsaka Pulangaw ngayon eh. Si Martin, si Risa, presidente si Martin, si Romualdez, tas vice president si Risa, di mangyayari 'yon. Matulog na lang tayo. So ngayon, parang niluluto nitong mga vlogger na to na magiging ano, parang alam mo yun, yung parang pagsasabungin nila si Tulpo at si Duterte. Ayun yung gusto nilang mangyari ngayon na pagsabungin yung supporters ni Tulpo at supporters ng mga Duterte. Tanga mo. May mga supporters ng Duterte na supporters din ni Tulpo. Baka hindi mo alam. Eh, yun ang nakikita ko dito. Kasi yung isang vlogger, kinontent na rin niyang about sa picture na yan eh. So doon naman, wala naman tayong pakialam doon. Kaya nga, ulit-ulit ko sinasabi na ang DDS community, DDS supporters, ay sports lang. Hindi kami, ano, yung tipong kakabakabahan kami kasi si Tulpo ang magiging kalaban ni BP Sara. Di wow. Sabi ni ano, sabi ni Ma'am Maludisi, may sense of humor ka kahit hindi ka gaanong magaling sa pagbablog at meron din sense din ng mga sinasabi mo, Sergio. Maraming salamat. Parang lumaki ng konti yung ilong ko dun. Ayun, kaya Papa, ano to, luluwag ang inimbis sa Lotto Friend nila. Tsaka ito pa, natural na ano yun. Ayoko, mahirap magsalita eh. Kung abot sa loto. Mahirap lang magsalita eh, no? Oo, siyempre kailangan din natin mag-ingat. Yoko Food, shoutout. Yan, Melvin Ayala, may galing shoutout. Kasama sa iyo ni Tulpo, si Tulpo, di ba? Iba naman, wala. Ano, alam kung anong partido ni Tulpo, sariling kaya lang niya. Wow, hindi alam? Ano ito, Mike Abe? Tanga-tangahan ka? Ang bobo mo, Mike Abe. Sabi niya, hindi niya daw alam ang partido ni Tulpo. Pero sinabi niya na nakita niya yung picture ni Tulpo at ni Marcos na magkasama. Doon pala huli na nagtatanga-tangahan ito eh. Hindi daw ka partido ha. Hindi niya daw alam ang partido ni Tulpo kung saan. Pero nakita niya daw na magkasama itong mag-asawang Tulpo at mag-asawang Marcos. So ano ibig sabihin mo doon? Tapos about, kung i-coconnect mo pa yung about sa loto, o ano ibig sabihin mo doon? Bobo mo talaga. Ba't ka ganyan? Ha? Ay siya ay naging senador. Wala akong malaking political party ako natatandaan na sumuporta kay Tulpo. Pero dahil sa kanyang sariling kayod, at followers sa social media, naging senador siya. Di katulad ni Sara, na ito ay kasama sa Uniteam, mga Duterte, at malaking partido ang kamaraming partido nagdala sa kanya, kaya sinanalo nun. Okay, so tingnan na. Hindi yata naiisip ni Mike Abe si Robin Padilla, no?
Si Raul ka din, Mike Abe. Oy, may Robin Padilla pa. Alam nyo nga, ang lagi ko nababalitaan sa darating na 2028 is Duterte. Dalawa to eh. Ah. Oh, dalawa. Ah, bali, tatlo. Duterte, tapos Duterte, Padilla, o kaya Duterte, pero Baste, tsaka Sara. Oo, eh, yung about doon, hindi ko po masyadong, ano yun, kung maganda ba yun sa, pero ako, Tatay Digong, kaso, naawa na rin kasi ako kay Tatay Digong kasi siya na nga yung nagsasabi na pagod na nga siya. Kaya malamang ang mangyayari nito. Padilla ano tsaka Duterte to. Ngayon, sino ipa-partner mo kay Tulpo? Kung halimbawa si Risa? Si Risa? Eh, ngayon nandiyan pa rin yung partido niya, pero si Tulpo parang wala naman tayong nadinig na until now na malaking political party ang nasa likod. So ito ay survey ng ewan ko kung sino nagpasorbe niyan at napakaliit na prosyento pa. Ganun ba? May bahagyang mga pagbabago. So, eh, tsaka sabi mo, maliit lang naman na percent at maliit lang naman yung lamang ni Tulpo kay BP Sara, pero bakit parang big deal sa'yo, Mike Abe? Ha, Mike Abe? Parang big deal sa'yo kung maliit lang naman. Sa amin nga eh, totoo sino hindi nga na, nakita ko na yan pero hindi ko yung kinuntin. Hindi kasi, ito yung pansinin nyo mga ka-DDS. Kapag, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, pag number one si BP Sara, sinasabihan ng kabila na binayaran. Pero tingnan nyo sa mga vlogger na katulad namin, Didi, mga Duterte vlogger, hindi nyo makikita na bitter kami. Hindi pong sinasabihan na, ay, binayaran ni Tulpo yan, kaya tumaas yung survey, gato, ganyan. Hindi namin yung ginagawa. Ayun yung pinagkaiba namin sa kanila eh. Kami, hindi big deal sa amin yung mga ganyan eh. No, hindi big deal sa amin yung mga ganyan. Survey, puta na. Bakit? Pag nanalo ba si Tulpo sa survey, ibig sabihin, why, 100% na siya na magiging presidente ng Pilipinas sa darating na 2028? Ganun ba? Diba? Hindi naman, diba? Kaya kami, wala kami pakialam dyan eh, sa totoo lang. Yung masasabi dyan, talaga bang pwedeng mangyari na Tulpo Duterte ang maglaban sa 2028? Diba? Kaya, tanong lang. Wait lang, akala ko ba Mike Abe, masyado pang maaga. Bakit parang ano ata, bakit parang nagmamadali ka? Bakit parang ang aga mo naman ata magtanong sa amin? Sabi niya, nagtatanong lang naman daw siya. So, sinasagot lang naman namin. Ikaw na mismo nagsasabi ng mga nakarang araw na masyado pang maaga para mangampanya at para pag-iisipin yung mga ganyang bagay. Tsaka ito pa pinagtataka ko. Bakit hindi mo naiisip yung mga boss mo dyan? Katulad ni Tamba tsaka ni Risa. Naku, bawas tali, monthly allowance ka niyan. Bawas monthly allowance ka niyan, Mike Abe. Naku po. Oo. Bobo rin to, hindi niya iniisip yung mga dating sinabi niya no? Nakasabi niya lang, no? Masyado naman atang maaga, mga BP Sara sa pangangampanya. Tapos ngayon, dito sa vlog mo, parang gusto mo na atang mapaaga yung, ano, yung pangangampanya. Ay. Tingnan natin. Siyempre, yung mga makaduterte, mga yan, galit na galit pagka naumusan ng kanilang grupo eh. Ah, sasabihin pa ni Nira, sasabihin eh. Kung ano, marami. Alam mo tayo na, kayo nagsasabi nun. Oy, mga nanggagaling sa bunganga nyo yung mga ganun. Sasabihin nyo kami yung ano, kami yung nagsasalita ng dinadaya. Kayo yun. Kung gusto nyo, papanood ko pa sa inyo eh. Oh, si Lolo Tap, tignan nyo dun sa video ko kay Lolo Tap. Nandun, sinabi niya, binayaran daw ni BP Sara, minanipula daw yung survey, kaya naging number one. Gawain nyo yan eh, inaano nyo sa amin, ikinokonnect nyo sa amin. Ang galing ang galing nila mag-mind conditioning, no? May na mind conditioning nila yung mga tao para ano eh. Ano na panghusga?
lalo sa panahon ito, napakarami ng masamang tao ngayon. Wow, mapangusga! Anong tawag mo sa'yo, May Kabe? Hindi ka ba mapangusga? Oh, tanga na, May Kabe, nagmamalinis ang putik. Ayun o. Husga, kahit na lihitin mong balita, kahit nagbabalita lang tayo, ay inuhusgahan pa ng mga hindi pabor doon sa kanilang sa balita. Eh di, kami kong mapanghusga. Lalo sa panahon ito, napakarami ng masamang tao ngayon. Mapanghusga, kahit na lihitin mong balita, kahit nagbabalita lang tayo. Kahit nagbabalita lang daw siya. Puta, saan ka nakakita na nagbalita ka na pinagdidiinan mo na may secret deal si Tatay Digong at ang China? Oo, ako, tama. Oh, ikaw nagpatunay, ikaw nagpatunay na bobo ka. Nagbabalita lang daw siya. Marami daw mapangusga. Ikaw 'yun, ikaw yung mapangusgang sinasabi mo. Back to you, motherfuckers. Visit na 'to. Sabihin mo na ano, sabihin mo na maraming mapangusga, nagbabalita ka lang. Ah, hindi pagbabalita yung ginagawa mo, pang pangbabalahura yan sa Duterte, tandaan mo yan. Kung babalita ba yon na bintangan mo ang mga Duterte na may secret deal sa China, o pagbabalita ba yon? Akala ko ba, ikaw ang pinakamatalino pagdating sa law, sa mga ganyang usapin, eh bakit parang bakit parang pinanghihinaan ka nata ng law, May Kabe? At parang nagpapaawa epic ka nata sa video mo. Di, inuhusgahan pa ng mga hindi pabor doon sa kanilang sa balita. Eh di, sisihin nyo yung nag-survey. Eh, bakit ako? Binabalita lang naman natin yung ginawa nila. March 6 to 10 survey na nakaungas na naunahan nakalamang at least ng 1%. Nakaungas ka na. Visit ka, May Kabe. Tama ka na nga.